Kasi ako nakakabasa ako ng mga comment dito po sa channel na ito na dismayado na sila at nanghihinayang sila kay Robin Padilla dahil parang lumalabas na hindi siya pala, ang loyalty niya ay wala pala kay President-elect Bongbong Marcos. Si Senador-elect Robin Padilla ba ay tinuturing na kakampi pa rin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? O si Robin Padilla ba ay nagpapakilala lang na talagang siya ay bagito pa, bago pa lang sa politika? Kaya ko ito binabanggit kasi ilang araw na itong pinag-usapan, ayaw ko sanang patulan pero ngayon ay pinatulan ko na rin kasi nabasa ko yung kanyang mga statement at ang kanya talagang sinasabi doon ay ang kanyang pinasasalamatan ay si Chris Aquino at mga Aquino. Dahil nung mag-usap daw sila nung matindi ang laban na medyo mamahina siya sa survey, tinanong daw sa kanya ni Chris kung ano ang nangyayari. At yun na nga, sinabi niya medyo mahina. So nangako si, daw si Chris na tutulungan siya. At ang kung totoo yun, di ko alam, lumalabas na tinawagan daw ni Chris Aquino ang mga kaibigan sa politika, mga kamag-anak na tulungan nila, na kamag-anak na natulungan nila sa nung sila nasa kapangyarihan. At may mga local executive daw na tinawagan pa para tulungan si Senator Padilla noong nakaraang eleksyon. Well, kung totoo yan, wala namang masama kung siya'y tinulungan. Dahil ang national candidate, kahit sinong tumulong, no problem yan. Dahil yan ipabor sa isang kandidatong nangangailangan ng tulong. Kaya lang sinabi ko na parang lumutang yung pagiging bagito. Ano ba sa ano ba yung bagito? Baguhan sa politika. Dapat kasi, ang politiko, pag ikaw ay nanalo na, lalo na tigit nanalo ka, wala, number one senador, siguro pag nagpasalamat ka, pasalamat ka na lang sa lahat ng sektor na tumulong. Pagka kasi binanggit mo pa yung particular na pangalan na controversial, lalo na mga Aquino ito, magkakakulay talaga eh. Para bang ang dating sa mga Marcos supporters and loyalists, ay diyan ka umasa, hindi ka pala sa unity team, hindi ka pala kay President-elect Bongbong Marcos, gano'n ang dating. Hindi maiwasan yun. Kaya dapat naging maingat. Hindi naman ho natin binabanatan si Robin Padilla. Dapat naging maingat siya sa mga statement. Iba na ang galaw niya ngayon. Hindi na ito politika. Hindi na ito showbiz. Politika na ito. Seryosong usapin na ito. So palagay ko nga ay nagkulang lang sa advice or mabilis lang talagang mag-decision si Padilla na magsalita ng ganito. Na kaya nasasaktan ng mga Marcos supporters and followers. Dahil lumalabas na para bang wala siyang utang na loob sa mga Aquino o sa mga Marcos, mas may utang na loob siya kay Chris Aquino at mga Aquino. Parang ganun dumarating ang nangyayari. At nabanggit pa rin doon ni Robin Padilla na talagang siya pala ay kay Pangulong Duterte at saka PDP Laban at kay Mayor ngayon Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Hindi talaga siya daw na-endorse ni President Bongbong Marcos Jr. Pero siya ay nasa ilalim ng unity team. Diba? Yung unity team ay pagkakaisa, nangunguna dyan ay si President Marcos, si Sara Duterte, Vice President, at lahat ng kaalyado. So yun po yung issue dito. Kaya ang tingin ko rito, hindi ko alam kung papanawagan ko sa inyo na unawain natin si Robin Padilla, huwag nating musgahan, or kung kayo naman ay dismayado, hindi ko naman ho kayo mapipilit. Kasi ako nakakabasa ako ng mga comment dito po sa channel na ito na dismayado na sila. At nanghihinayang sila kay Robin Padilla dahil parang lumalabas na hindi siya pala, ang loyalty niya ay wala pala kay President-elect Bongbong Marcos. Sa halip ay nasa mga Aquino pa, parang gano'n dating. So, matindi. Ano ha? Well, tulad na sinabi ko, bagitong politiko si Senador Robin Padilla na sanay siya sa showbiz na kahit na anong sabihin mo sa showbiz, okay lang. Kasi gano'n talaga ang showbiz. Pero ito politika. Unang-una, Aquino Marcos na naman ang nababanggit. Ay alam mo, pag sinabi mong kahit siya ang kadyan sa dalawang yan, merong negative at positive na reaksyon ng taong bayan. Pero yung pinagdiinan mo na mga Aquino at si Chris Aquino ang nakatulong sa'yo, talagang mahirap unawain yon ng mga followers, Marcos loyalists, supporters, nationwide, worldwide. Kasi number one eh, si Senador Padilla, hindi naman ho pangkaraniwang vote ang nakuha niya. Talagang milyon-milyon. So, ang tingin ko dyan, parehong nakatulong para wala nang away. Natulungan siya ng oposisyon na kanyang mga kaibigan, natulungan din siya ng administrasyon na kanyang kaibigan, at natulungan siyempre siya ng unity team dahil yun ang nagdala ng makinarya
ng kampanya ng mga senator candidate, presidential candidate at vice president candidate. At nanalo nga yung tandem ni now President Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. So ganun po yun eh. Ako naman sa isang banda, yung kasing mga supporters, especially yung Marcos loyalists, naku, huwag na huwag mo talagang pararamdaman niya na parang humihiwali ka sa kanila o hindi mo pinagkakautangan ng loob ang kanilang idol o kanilang idolo o kanilang hinahangaan na mga Marcos, talagang magtatampo yan. Well, sabi ko dito, kailangan ho malawak ang unawaan pero may kanya-kanya tayong paniniwala. Irespeto natin ang nararamdaman ng mga Marcos supporters at irespeto na rin siguro natin at unawain yung sinasabi ni Padilla kung bakit siya nagkakaganyan. Ang aking advice dito, dapat talaga kumuha si Senador Padilla ng mga political adviser and media adviser na rin. Kasi sa ngayon, ang lumulutang sa kanyang personality at mga statement, showbiz pa rin eh. Eh, hindi na. Dahil politiko na ho siya, senador na nga siya. Pangalawa, napakasensitive pa nga ng posisyong ibibigay sa kanya ng Senado, chairman ng Committee on Constitutional Amendment. Ang gusto niya ay baguhin ang saligang batas. At ang pagbabago ng ating saligang batas, hindi ito mangyayari kung iisang sektor lang o iisang senador lang ang may gusto. Malawakan ito. Kasi involved dito ang taong bayan, involved dito ang oposisyon at saka ang administration. In other words, lahat ng sektor involved sa issue ng pagbabago ng saligang batas. Eh kung ngayon pa lang, hindi pa nakakaupo, ang dating ay parang merong kinikilingan o merong naiiwan conforme sa inyong interpretation, mahirapan dyan si Robin Padilla. Kaya again, inuulit ko, kailangan niya ang isang o ang mga political adviser, media adviser, dahil iba na ang kanyang mundong ginagalawan ngayon. Ano? Si Robin ay mabait na tao kung tutuusin natin. Masarap kausap pag ini-interview. Pero dahil nga ho sa siguro bilis ng kanyang mga ideas sinasabi, hindi niya rin nakikita yung at napapansin yung mga implication ng kanyang mga statement. Malagay ko ganun. So, unawain na lang muna, pansamantala. Pero kung magpapatuloy sa mga susunod na araw, lalo na pag nasa Senado na, na maramdaman ninyo nakakaiba, abay karapatan na po ninyo yung magsalita, mag-comment, at mag-react sa bawat performance ng kasamahan or natulungan natin sa eleksyon. After all, ang taong bayan naman talaga nagpapasya eh. Bago ka manalo, taong bayan na susunod. Pag nagdiyan ka na, taong bayan din eh, huwag kakalimutan. Dahil pag nakalimutan yan, next eleksyon, kayo naman ang kakalimutan mga politiko. Ganun kasimple lang. Okay, saludo po ako sa lahat ang nakakaunawa sa ating mga paliwanag at pagtalakay sa mga sensitibong isyo. Mag-react at comment kayo rito. Ano man ang inyong reaksyon, aking re-respeto. Sana yung akin din po mga sinabi nakatulong sa inyo. Walang away, reconciliation, national unity ang kailangan natin. God bless.